Gusto kong tanungin si Attorney Acosta. Ma'am, bigyan po ninyo, paano ba natin mas mapapaayos ang ating sistema sa pagtulong para mabawasan ang biktima, matulungan ang biktima, at yung gobyerno, ano ang naging kakulangan natin dito? Kung pipili kayo ng naging kakulangan, ano po yun? With the permission of the Honorable Chairman, mahirap po yung tanong, baka magalit sa akin sila. Hingi din po ako ng permiso. Maganda po yung tanong, sapagkat ito'y problema ng ating bansa at ang imahen ng ating bansa ay nakasalalay dito. Sana po, kung may na-apprehend ang OTS, may PAW naman po tayo sa Pasay. 5 minutes, 10 minutes, nandun na ho yung PAW. Tawagan yung PAW para maproteksyonan ang karapatang pantao ng ating mga OFWs, ng ating mga bisitang, foreigner, at gayon din yung mga traveler. Kasi yung pong nangyayari na yan, mukhang talagang marami pong lapses. Kay Mr. White, wala po siyang counsel nung hiluihin siya. Nung dalhin sa ABSICOM, walang counsel. Sa piskalya, wala rin counsel. Kaya hindi po naproteksyonan ang kanyang karapatan. September po nangyari yan. And then may private lawyer siya, so hindi po kami naka-intercede. Si Manang Gloria din, walang counsel. Hindi rin po nakatulong ang PAW dahil hindi namin alam ang kaso niya. Nadinig ko na lang sa TV, October 25-26 nangyari. Here comes November 3, nadidinig ko na yung si Ma'am Toots sa radio. I-post ko nga sa Facebook ko. May ano, punishable by reclusion perpetua yung nagpa-plant. And then, tawag sa PAW, hotline, 9299436. Pati po yung personal phone ko, binigay ko sa public. And then, ang dami na hong nag-share, nag-like, naging viral. And then, November 4, tumawag po sa akin si Mr. Dominic Almenor ng DCMM at si Dante Jimenez ng BACC. Merong limang huli, walang abogado sa ABSICOM. So, at sinugo ko po yung aking dalawang PAW lawyers from Pasay. Si Attorney Erwin Angeles at si Attorney Pedro Mabasa. Kasi MC po ako sa PAGBA, sa Philippine Association of Budget Officers of the Philippines. Hindi po ako makaalis. Bumalik po sila after 4 hours. Sabi niya, Chief, bigo kami. Hindi namin napalaya yung lima. Bakit? I-inquest pa rin eh. Ganon. At submitted po resolution pa raw, sabi ng ABSICOM. May 77 years old doon, si Lolo Santiago, sakitin. Pilam, papuntang LA. So, galing pong Iloilo, pumasa sa screening sa Iloilo to Manila, bakit sa Terminal 2, nagkabala? So, tanimbala po talaga yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. And then, sabi ko, sige, tapusin ko lang to, pupunta ko sa piskal, ipaparelease ko sila for further investigation. I argued before the city prosecutor, si prosecutor Nolasco Fernandez, what if ang senador ang matamna ng bala? What if kung judge? What if kung justice? Anong gagawin mo? Papakulong mo din? So, I am now moving for further investigation. Sabi niya, sige, granted, PAW chief eh. Sabi niya, hindi ka ako, walang biro dito. Isipin mo na lang, nakakaya na tayo. So, sabi ko, sige, eto na yung mga papel. May private lawyer yung isa, yung matanda, sabi niya. Wala naman yung lawyer niya, na private lawyer. Tignan natin, sabi ko, di lima po yun. Si Miss Rowena Otik, Mrs. Milagros Cadiente, at mayroon pang dalawang babae. Si Melody po, OFW, hindi na po nakapunta sa Qatar. Hanggang ngayon po, bedridden siya, may sakit. Siya po yung hinimatay. Nakakala ko mamamatay, buti po, first aider ako ng Red Cross. So, ang nangyari po, yun nga po. And then, di pagdating po namin doon sa ABSICOM, yung piskal, sumama. Buti sumama yung prosecutor. City prosecutor, napilit ko pong sumama kasi baka hindi po ako paniwalaan ng ABSICOM eh. So pagdating doon, napalaya po namin yung lima. Kahapon, nag-move na po kami for dismissal sapagkat lima na po ang napadismiss naming kaso. 20 na po. Sa span ng 1 week, 7 days, November 4 to November 11, 20 po ang nakasuhan. 20. Yung iba sabi anting-anting, yung iba sabi tanimbala. 5 na po ang dinismiss ng ating mga piskal. Talagang dismiss na po. Ang ground is no intent to possess, no animus possidendi. May desisyon na po ang Court Suprema dyan. Dapat alam po ng pulis yan. Saka po yung amulet, hindi po ammunition yan. Lalo ko wala ng primer, yung tinatamaan ng gatilyo. Hindi na po bala yan. Palayain nyo na. Huwag na yung kasuhan. Kaya po kahapon, may 2 na naman po. Dadali na sana sa piskalya. Nagmi-meeting po kami ng OWA, POA, sa opisina nyo po. Sir Honrado, pero wala po kayo eh. Pero alam ko dapat kasama po namin kayo doon. Sabi ko, wag na tayo magsayang ng panahon. Yung OWA administrator po, si Ma'am Rebecca,
si Yusek Kakdak. Yan. Sabi ko, huwag tayo silang panahon. Dahil yung dalawang pa lawyer ko kanina pa doon, umaga. May dalawang dadali na naman sa piskalya. I-inquest na naman, ikukulong na naman. Habulin natin. So, yung pong taga-absicom na nandoon, eh, kaklase nung isang escort ko. So, pinakiusapan ko, tawagan mo yung absicom, huwag mo nandalin. Magmumoson ako doon sa absicom. Buti wala na si Colonel Layog. Inalis niya yata, sir. Nawala na yata yon. Pumalit si Colonel Makala, Malag, ano? Samala. Ang dami pong media doon. Sabi ko, I am moving for the dismissal of the cases of these two OFWs, patbunong papuntang Taiwan. Ayan, hindi makakasakay. Paano yan? Mawala ng trabaho. What is your ruling? Sabi kong ganon. Sagot nung ni, ano, nasinda ko yata, granted. O, hindi po nakasuhan sa piskalya. Bakit po? Bakit yun nasabi nga? Dahil nga yung kanila, yung bala nila, dala nila, walang laman? O ano pa? Ano po? Kasi usually, pag anting-anting nabili sa Quiapo, wala nang pulbura yon. Kasi mahuhuli rin sila doon ng pulis. So, eh. Ganun po yung dalawa na yon, walang pulbura? Well, ang tingin ko po, wala na yon. Kasi sa Quiapo, kung magtitinda sila ng actual bala, huhuli sila ng pulis Maynila. Usually, yung ginagawang anting-anting, fired bullets na po yan. Wala nang primer sa ilalim. Gun holder po ako since 2005. Pero kaya nga po, yung nakita ninyong dalawa na yon, ang tingin nyo ay hindi na threat itong mga bala na to. Hindi po. Tsaka wala silang animus possidendi, intent to possess, and ammunition. Hindi nila gagamitin pamputok yon. Kasi at wala silang dalang baril. Baril. Opo. At yung pong hinukay namin, para sa kaalaman ng lahat, yung Sulpicio, yung MV Princess, doon sa Romblon, nakahukay po kami ng 100 bangkay doon. Yung lumubog, dahil iniwan na po ng MBI noon eh. Kami na po nagtuloy. So, ang punto doon, nakakuha ko kami ng maraming kababayan natin, yung kanilang bangkay, may nakasabit na bala na amulet. Totoo po yung sinasabi ng ating mga kababayan, mula pa sa ating mga ninuno, may kasabihan na yung bala na yan, kay fired o hindi, amulet laban sa aswang, manananggal, multo, mga impacto, ganyan. Kaya ngayon ang pangaral ko sa kanila. Pero hindi po gumagana sa airport yung... Hindi eh, dahil nadali ho sila ng mga devil's advocate dun eh. So, sorry po, pero po, ito po, tama po yung ginagawa nyo, sir. Ma'am, mabuhay po kayo. Panahon na, tuldukan na po natin itong pagkukulong sa mga kawawang OFW, sa mga senior citizen. Si Lolo Santiago po, halos mahimatay, hinay blood. Si Melody nagkikisay dun. Natakot ako, baka mamatay, nandun ako. Kaya dinasalan ko nga siya, Lord, tulungan niyo po, tumabuhay pa to. Kasi kawawa rin yung mga absicom. Ngayon, sabi po ng mga absicom, eto, pasensya kayo, sir, ha? Tinulungan ko kayo noon, yung mga kasamahan niyo. Kahit may magalit sa akin, di ba, General Honrado? Sabi ko, tulungan, kung tinutulungan kayo ng tao, tulungan niyo rin itong mga kababayan to. Ba't yung pakinakasuhan? Eh, may bala eh. Ano ba yung bala na yan? Sabi kong ganun. So, ang punto doon, may mga batas tayo na yung desisyon ng Korte Suprema, nandiyan eh, pag walang intent to possess and walang intent to fire a bullet, walang violation. Napakaliwanag po yan. So, yun po yun. So, sa tingin ko po, pag-aralin uli natin ng batas ang ating mga absicom na naka-seminar, tama po yun. At doon sa OTS, mag-revamp po tayo. Yung mga contractual, tanggalin natin dyan. Kasi sa batas, yung planting of evidence, ang mapaparusahan ng reclusion perpetua ay mga public officers, regular workers in the government. Hanggang contract of service, contractual po yung ating mga nag-i-screen dyan, hindi po matatakot yan dahil hindi sila madi-dismiss from service. Hindi mabigat ang parusa. Walang perpetual disqualification. Kaya po sa tingin ko, tama po ito. Napakagandang pagkakataon upang tuldukan na ng ating mga senador ng Blue Ribbon ang problemang ito. Kawawa po sila. Nung kunin ko po itong lima, gutom na gutom. Pinakain ko po dun sa katabi ng baby na choking, alas 12 na ng gabi. At meron pa po ako isang experience, pasensya na po. Merong isang prosecutor, babae, pumunta doon, galit na galit sa akin. Bakit to pinalaya namin si Lolo Santiago, yung 77-year-old, ay may private counsel. Sabi ko, so what if there is a private counsel? Eh, nung sunduin ko po sila, yumakap na lahat sa akin, ayaw na magpaiwan. Nasaan siya nung oras na yon, yung private counsel na yon na sinasabi nila? Dapat matuwa sila, magpasalamat sila. May mga pau lawyers na tumutulong sa ating makabayan. Bakit sila nagagalit? Ano kaya yon? Sabi ni Tito Noli Di Castro, baka membro ng sindikato. Sabi ko, sir, hindi ko po alam. Bakit sila nagagalit? Kung ang mga anghel sa langit natutuwa at may nakakalaya na walang sala, di dapat matuwa rin sila. Ano sila, anghel ng demonyo? Hindi nga umaandar ang anting-anting sa kanila.
Attorney, maraming salamat kayo nagiging mukha ng gobyerno sa pagkalinga.